umpisa ang Northern Iloilo sa mga probinsyang tinamaan ng hagupit ni Yolanda. Dito, may isang isla raw na hanggang sa ngayon ay hindi pa naabot ng tulong. Dating ng safe yung ating mga relief goods, yung mga pinaghirapan ng mga volunteers natin at saka mga binigay ng mga donors natin. So, dalawang ganito to, nadadali natin yan dun sa ating pupuntahan sa Concepcion. Bukod sa hinandang relief goods, dumaan na rin kami sa GMA Iloilo para humingi ng karagdagang tulong. Ayan, ano, nakakuha tayo ng mga around 10 sacks of relief goods. Susubukan natin na ma-access yun dahil lang balita. Nasira daw yung mga bangka doon dahil sa lakas ng alon. And hopefully, pagdating natin doon, meron tayong mga sakyan doon. Grabe yung mga dinaanan namin. Ano, wala pa kami doon sa destination area namin. Pero talagang yung mga puno, ang lalaki na nila pero nabuwal pa rin sila. Matapos ang halos 3 oras na biyahe, narating na namin ang bayan ng Concepcion. Ito yung pinaka-port area. No? Makikita mo, mas malapit sa dagat. Mas grabe yung tama ng bagyo dito. Tuklap-tuklap yung mga bubong ng mga bahay dito, mga estruktura. And buti may natira pang mga bangka dahil lang balita talagang nasira yung mga bangkang maliliit dito sa lakas ng alon. Mahirap talaga ang tao. Yung mga bahay nyo nasira. Sira lahat. Sa mga isla talagang ano? Lahat. Naabot ba kayo ng mga relief good? Wala. Yung mga bangka nyo ulit. Sira. Ito, day 6 na pagkatapos ng bagyo. Meron pa rin mga nare-retrieve ng mga katawan. Dahil karamihan daw sa mga bangkang bumabiyahe sa mga isla ng Concepcion ay sira. Mapalad kami na may naupahan pang bangka. Sa malapit sa dagat, yun yung matindi ang tama ng bagyo. Dito pa lang nakikita ko na sa gilid ng isla, maraming mga kabahayan na parang tila wasak na sa paningin ko, no?